like, share, subscribe. Ayan, what's up mga kabarya? Good morning sa lahat. Sa isang araw na ito, okay, ay maghanap tayo ng rare coins dito sa mga barya na hawak natin ngayon. Okay, this is 2K worth po. And bago po yan, ayan, nagpapasalamat po ako sa mga walang humpay na sumusuporta sa page po natin, that's JR4TV. And sa mga nakapag-subscribe na po sa ating YouTube channel, which is JR4TV Official. Okay, ito pong nasa harap ninyo ay yung current coin collection natin. And so far po, okay, unti-unti hinahanap natin yung mga kinakailangan natin na coins upang mabuo po yung 7 frames na different series. Okay, so kung i-recall po natin yung kaka-upload ko lang po previously sa YouTube channel natin, okay, na-mention ko po yung 1 peso commemorative coin. Sakali po, meron po kayo, okay. So currently po, eto, ayan, kung i-recall po natin, ito po yung model model coin po natin sa 1 peso Asian. Ayan po. So as of now po, meron tayong currently 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kailangan ko na lang po ng isang piraso nito. Okay, sa Asian. While dito naman po sa 150 years, okay, 2016 na 1 peso commemorative coin. As so far pa po, okay, isa pa lang yung meron ako nito. Okay, sa 150 years po. Ayan, kay General Torres. So, kailangan ko pa po ng 6 na piraso sakaling meron po kayo. Okay? Then, dito naman po sa isang commemorative coin na 2016. Ayan, 1 peso. Okay, wala pa rin po akong wala pa akong piraso. So, need ko pa po ng 7 pieces nitong 100 years sakaling meron po kayo. Okay, and lastly po, etong kay Jose Rizal. Ayan, 150 years, 1 peso commemorative coin. So far, dalawa pa lang po. So, kailangan ko po ng 5 piraso nito. Okay? Then, yung panghuli po na isang type ng 1 peso commemorative coin. So, since wala po ako nito, ayan, kailangan ko po ng 8 na piraso. Kahit isang model coin, wala pa rin po ako. So, imi-mention ko rin, so far po, yung sa 5 peso and 10 peso commemorative coin, madami na po akong na-collect. Pero, okay, kaunti lang po yung nakapasa. Kasi kalimitan po sa mga commemorative coin na na-collect ko is marahil meron ng damage or visible scratches po. Okay? And usually po, yung discoloration na permanent. Kasi pag nilinis natin po, yung real tone po ng coin is masisira po. Okay? So, kung gusto nyo makita yung isang sample po nito is ito pong kay Malvar, General Malvar. Yung ganito pa pong condition yung hinahanap ko po. Okay? Pero for now, yung sa 5 peso and 10 peso, off buying po muna ako kasi focus muna po ako na makompleto yung 7 piraso ng 1 peso commemorative coin. So, sakaling meron po kayo, ayan, huwag pong dalawang isip na mag-message po sa atin via FB page. And make sure nakasubscribe po kayo sa YouTube channel natin. Ayan, para malaman nyo po yung instructions. So, to make it short po, gawa lang po kayo ng short intro ng mga coins po ninyo. Okay, bigyan nyo po ng story. Kahit isang minuto or ilang seconds lang po. Nang sa ganun, okay, pakita nyo po bakit yung coin yung kailangan kong bilhin. Okay? So, yung sa mga willing lang po. And, yan, message lang po sa page natin. So, yan po. So, simulan na po natin yung paghahanap ng hard to find and semi-hard to find coins. So, nagka-rumble-rumble na po ito. Ayan, pinapalitan po natin yung 2K worth na bills ng coins. And hopefully, ayan, makahanap po tayo. Okay, simulan nyo po. So, simulan po natin dito sa 1 peso na BSP. Sakaling meron po tayong mahanap. Okay, since marami po ito, fast forward lang po natin.
Okay, ito po. So, sa 1 peso in GC po, yung hinahanap po natin dito is year 2017. So, makikita nyo po dyan, that's year 2019. Okay, so wala to. Dito naman po sa BSP, ayan, yung hinahanap po natin dito is yung 2005 as well as yung semi-hard to find na 2006 po. Okay. Year 2000. Pero yung mga ganitong klase po na coin, yung mga brilliant po, okay. Pero make sure wala pong damage, pwede po natin tong i-keep, okay. Pero eto, damage na yung edge nya. So, neglect na po natin. Ayan, 2016, 1 peso. Okay. Yung i-check po din natin is yung alignment ng coin po. Okay. Yung alignment ng coin is dapat align po yung reverse tsaka overse. Kasi minsan po merong mga error coin kung saan na either 90 degrees or 180 yung rotation po ng alignment. So error na po yun. Okay, 2013 common, 2018 common. Okay, eto po, year 2015 common, 2019 common, 2010. Ayan po. Common coin. Wala. Alam, rotation error. 2011. Common. 2015. Common coin. Walang error. Pero brilliant po siya. Pero meron siyang damage po dito sa edge. Kaya di ko na po ito i-collect. So, 2014, and brilliant po. Okay, check for any damages. So, sa ganitong state po at walang mga damages sa edges and scratches po sa surface, ayan, pwede po natin i-collect to. Pero merong markings po dito, ewan ko lang if permanent po to. Pero still, and keep lang muna natin. And 2017, 1 peso. So, brilliant po yung nasa, okay. 2014, may damage din. 2013, okay, brilliant. Check for any damages. So far, ito po, good po siya. Okay, yung 14, hindi na pwede. Yung 17 po, pwede pang malinis. Okay. Pero may damage din. Okay, in GC, 1 peso. That's year 2019 po. So, common. Rotation error, wala. Okay. Ito naman is year 2011. So, pag i-rotate po natin. Ayan. So, alignment tama po. And 2015, brilliant po. Okay, check po natin. Baliktaran. And so far, may dirt lang po pero yung edges. Edge po, walang damage. So, keep po natin to. Kasi ito yung kukompleto sa mga series po natin. So, we're after for yung brilliant po. Tapos walang damage. Okay. Kaso yung may mga sira po sa edges, probably di na natin i-collect po. 2014, medyo okay, eto. May damages ba sa surface? Okay, keep natin yung 2013. 2003 po. Ayan. So, no error. Yung hinahanap ko po sa error coin is usually yung double die error po. Okay, yung nagdadalawa yung printing ng die. Okay, next up is year 2019. Okay. Okay, yung mga nagtatanong ano bang
types ng 2019. Usually yung 2019 po na common coin, kung makikita nyo po itong mint mark sa ibaba, yan sa, okay, yung mark dito po. Ito po yung tinatawag na high mint mark na year 2019 sa 1 peso in GC. So kalimitan yung, okay, hinahanap po ng iba dito is yung low mint mark po. So halimbawa po nito is itong nasa sa collection po natin. Okay, ito po yung tinatawag na 2019 low mint mark. So isipin nyo po yung si Sir Rudel, nag-collect po siya ng ganito karami. Lahat po ito is low mint mark, isang libro po. Ayan. So ganun tayo ka thankful kay Sir Rudel. So wala dito sa first batch, so keep na natin. So yung mga natapos na, ang gagawin natin is ilalagay natin sa box. Okay, dito po natin ilalagay, pero remove po muna natin yung laman dito. Ayan po, ilalagay po natin lahat dito yung mga tapos na. Okay, another batch po. So hopefully, okay, we're now getting sa 10 peso po. Ayan, BSP. Hopefully, meron tayong mahanap. So take note po sa mga semi-hard to find na mga coins. Okay, tuturo ko po dito sa video na to, ano ba yung mga dapat nating makita or hanapin sa tuwing tayong nag-open po ng coins. Wait lang po. Okay, next stop. Ito po sa kamay ko. Okay, so makikita nyo po dito ay isang year 2018 na 10 peso. So ano ba yung year na kinakailangan sakaling ito yung hawak nyo po? Okay, yung mayroong above face value po is yung year 2017. Okay, sakaling meron po kayo ganun and maswerte po kayo. Okay, year 2011, 10 peso, BSP, common coin po. Ayan, year 2000, BSP. Okay, rotation error, wala. Pero, yung dito sa alignment error po, usually dito sa 10 peso is since hindi po fully connected yung inner circle at yung outer po na part. So, probably hindi po natin i-count ito as error sakaling merong alignment po na rotational. So, yung goal na lang natin dito is any po na double die. Okay. Eto po. Ayan, year 2006 na 10 peso. So, wag po natin, wag po tayong ma-confuse. Remember, sa 5 peso BSP po, yung rare yung 2006. Okay? Sa 5 peso BSP, year 2006, 2007, and 2008. While sa 10 peso BSP, yung hinahanap po natin is year 2007 and 2009. Next up, eto po, year 2012. Okay. Next up is year 2017 na 10 peso. Ayan. Next up is another 2006 po na 10 peso. Next is 2002. Ayan po. So next is 2008. 10 peso po. So remember it's 2007 and 2009 po yung hinahanap natin. So another 2006. Ayan. Common coin. 2011 common coin, 2010 common coin, another 2006 common coin lang po ito sa 10 peso, 2002 common coin, okay, 2015 ayan common coin, and another po na NGC 10 peso. So we're looking for 2017 po. So common coin pa rin. Okay. So next up, eto po. Okay, year 2012. So common coin. And year 2013. Ayan po, common coin. So kung i-check po natin yung condition, okay, brilliant state,
no damages. Very nice po yung orientation ng 2013. Pero di po ako sure sakaling mahirapan tayo makahanap ng mga brilliant state. Ito po 2015. Okay, good condition rin as well as 13. So as of now, okay, side lang po natin to. Sakaling wala na po tayong mahanap ng mga brilliant, kasi ito yung kukompleto din sa series po natin. As long as walang visible damages and permanent discoloration po, okay, pwede na po ito maging parte ng series po natin. So keep lang po natin mga Lodi. So yung tapos na, lagay na natin dito sa box po. Later on, i-review po natin yung mga ibang keep po natin mga brilliant. So next stop, ito po another set of 10 peso. So paalala po sa lahat, so 1 peso commemorative po yung hinahanap ko this moment. And bago tayo mag-proceed sa ibang needed coins, eh hopefully ayan meron po makapag-sell sa atin po. Ayan. So let's check po. Year 2017. Okay. Another po na 10 peso. Ayan po, 10 peso, year 2018. So, wala. 2012. Ayan, common coin. Another 2006, common coin. 2006, common coin. So, halos sa 10 peso po, yung 2006 yung pinaka-common sa BSP series po. Another 2012. So check natin sakaling may discoloration. Okay, any damages sa edges. So pwede din po ito na isa na sa kukompleto sa ating series na 10 peso. As long as brilliant state pa po at may kintab. Okay, keep na po muna natin. So meron na tayong 13, 12, and 15. Next up is year 2006. Another 2012 common coin and another in GC pero 2018 po. Ayan. Okay. Always check for double die error and rotation error. So wala. Negative. Next up is 2010 and common coin. 10 peso year 2019. Ayan po. Any double die? Wala. Negative. Tapos rotation. Okay, negative. Next up is year 2006, another BSP common coin. Ito po, year 2019, 10 peso. So common coin, walang die error. Okay, another 2018, and 10 peso and GC po. So makikita po ninyo, talagang common coin po yung 2018 and 2019 po. Okay. So another 2018. Ayan. Tapos year 2018, 10 peso. Another 2019, 10 peso coin. And wala din pong error coin. Rotational error, wala din. Okay, another 2018. Ayan, common coin. And lastly, ayan, 2015, common coin. Proceed tayo sa next card. So, medyo madami pa ito mga Lodi. Okay, ito muna na asa So, ito muna. So, ito po. Year 2001, common coin. Diretso na po natin dito. Okay, sa 5 peso naman po. Ayan. Nagpapawisan tayo. Ayan, 2019. So, common coin. So, yung hinahanap po natin sa 5 peso, probably yung 2007 din po. Hindi, malapit na din po yun kasi maging semi-hard to find. Okay. Year 2005,
And sa 10 peso naman po, yung hinahanap po natin is as a year 2005 is 1 peso po na 2005. Yung makakonsider po na hard to find. So meron tayong isang 1 peso. Ayan, marumi lang. 2019. So 2017 po yung hinahanap natin dito. Then wala ding double die error. Okay, it's 2009. Nabura lang po. Okay, 2009, 5 peso. Yung hinahanap po natin is 678. Nabahan tayo dun. Akala ko 8. Year 2019 and 5 peso common coin. Year 2005 and common coin pa rin. Year 2012, okay, brilliant konti pero may damage na sa edge, so negative. Year 2012 and common coin. Okay, another 2018. Ayan po. Okay, common coin. Year 2018 na 10 peso common coin. Then year 2018 common coin. Year 2005 common coin. So dito po makikita niyo is out of 2,000 worth na coins po, kung ilang semi hard to find or hard to find ba yung probably makita po natin. Okay? So kayo na po mismo ang witness. Ayan, 2018 common coin. Year 2015, brilliant po siya. So check for damages. So parang may discoloration dito sa itaas. Pero dumi lang po yata to. So no visible scratches. Edges, wala ding damage. Okay. So ito po, pwede natin i-keep ito. Ano ba yung kanina? So most probably yung sa 2015 po is marami yung mga brilliant pa po. So parang common na din to, pero isa din kasi yung 2015 na kakailanganin natin para mabuo yung pitong frames po natin na 1 peso series. So keep lang, okay. Dito nilagay ko lang sa gilid. So 2019, 5 peso common coin. Year 2015 common coin. Year 2005 common coin. Year 2006 10 peso common coin. Year 2011, okay, eto very visible po yung damage sa edge. Ayan po, kung makikita ninyo. So wala na to. Damage coin. 2006, another common coin. Okay, 1 peso, 1996. Check for rotation error. Wala, no double die error. Ito naman is year 2010. Okay, brilliant po. Edges naman, walang damage. Okay, rotational error. Wala. Okay, check lang natin if kakayanin pa ibalik yung pintab nito mga lodi. So keep muna natin yung 2010. 2018 common coin for 1 peso. Rotation error, wala po. Ayan. 2003, okay, common coin. Another 5 peso. 2019 common coin. 2011 common. 2015 common po. Okay. 2018 1 peso common coin. And eto po 2018 10 peso common coin pa rin. So wala. So lastly eto po year 2002. So still common coin po. Okay. So, pa tayo dito. Okay. Hopefully, makahanap po tayo dito mga lodi. So, medyo madami na rin yung nakita natin. Do this. So, year 2003, damage coin na po. Neglect.
So next is 2005. So remember, it's 2006, 7, and 8 yung pumahinahanap natin sa 5 peso BSP. 2015, okay. Brilliant po, pero bad condition na po sa likod. 1 peso, okay, mas may scratch tape po. And 2014, ayan po, brilliant. Ay, meron na ba tayong 14 kanina? 2010. Okay, another 2014 po. Okay, try ko po linisin to. No visible damage po. So, isa din to sa kakailanganin natin para sa 7 set po ng mga coins. So, next up is 2018 po. Ayan. So, common coin for 1 peso. Rotation, double die, wala rin. Negative. Okay. 2015. Ayan po. Okay. Pero may damage na po sa edge. Ayan po, kung makikita ninyo. Okay. Ayan po. So, negative. Then, 1 peso. Year 2019. Common coin. Any damage sa die. Okay, negative. Walang rotation din na error. Another 5 peso 2019. Ayan, common coin po. 10 peso. Ayan, year 2018. Common coin. No rotation error. Alignment. 2019, ayan po, okay, common coin. Excuse me po, ayan, 2019, common coin. Ayan, 2017, brilliant po, na straight ng 2017, 1 peso. So, keep lang po muna natin. So, kailangan pa rin natin to para makompleto yung series natin. 2015, dalawa na. Sa 2013, 2014, and 2014. So, next up, ito po, 5 peso, year 2019. So, common coin, 2005, common coin, year 2018, common, year 2019, common coin, 1997. Dapat po with mint mark para consider po above face value sa 5 peso BSP. Year 2015. Okay, common coin. Year 2010. 1 peso. Common coin. Okay, rotation error. Wala po. Ayan. 2018. 5 peso. Common coin. 2015. So, usually, yung mga 2015 po, madami po talaga yung brilliant state. So, madali po natin makompleto to. So, check for any edge damage. So, negative. So, pwede po natin to managdag sa 7 frames po natin na kakailanganin. So, okay, add up natin to. So, madali natin makompleto yung 2015 sa 1 peso. 2019, 5 peso, common coin. 2019, common coin. 1998, ayan, with mint mark po yung mako-considered na semi hard to find po. Okay, another 2006, common coin. 2018, common coin. 2015, common coin. 2019, common coin. Next up, 2014. Okay, rotational error, wala po. Ito po, 5 peso nonagon 2019, so common coin. Okay, 2008 po, na year 2010. Okay, good condition po, no damages except dito sa edge merong minor. Pero isa din po to sa kukompleto. So keep muna natin to kasi pwede pang malinisan mga lodi.
Okay, as long as good condition po or fine, keep po natin kasi kailangan natin sa 7 sets po mga lodi. Okay. Next up, 2005. Ayun yung common coin sa 5 peso BSP. 2006. 1 peso. And 1 peso 2018. Okay. Common coin. 2018, low mint mark, common coin, rotation error, wala. 2018, another common coin for 10 peso. Wala ding double die. Ito po, year 2004, 1 peso, common coin. 2001, common coin. 5 peso, okay, common. And year 2019, 1 peso. No error po, rotation. Next up is 2015. Okay, common. 1 peso, 1995. Common coin. Ayan, year 2007 po na 1 peso. Okay, may scratch lang po siya. Sayang. May visible scratch po kaya ewan ko lang if keep pa natin to. So 5 peso year 2019 common coin in GC. 2004 10 peso common coin. Next up 2018 1 peso in GC common coin po. Okay, 2019 common coin. Okay, 2017, very brilliant po na 1 peso. Edges, very good pa po. Okay, no scratches. So, keep na po natin to para madagdag po sa 7 sets po ng frames. And 2001, common coin. 2012, common. 2012 pa rin, common coin. 1 peso low mint mark, ayan common po. 2018 low mint mark, common coin. Okay, ito po, year 2014, very brilliant po, no damages, so keep po natin to. Okay. Ito, keep po natin to, 2014. Then another 5 peso 2019 common coin. 1 peso 2018. And po. Okay, may dito ba? And 2018 common coin. Another 2018 common coin. Okay, 2010. Dinaga, okay, mayroon ng visible scratches. Okay, damages. Okay, di po ko sure if i-keep pa natin yung 2010. Pero baka malinisan po natin, so keep muna natin po. Okay, year 2015, another brilliant po. Talagang makikintab yung year 2015. So, currently, may apat na po tayo. Ayan. So, goal po natin, makahanap ng 7 piraso bawat type po ng coin. So year 2018 and po, that's 1 peso 2018. Wala pong error sa rotation. 1995 negative. Ayan mga kabarya. Okay, next up, eto po. Okay, bago tong mga nakagrupo, ito muna yung mga remaining coins. Okay. And hopefully
Ayun, makahanap tayo ngayon. Kahit isang rare coin, mga lodi. So, let's proceed. So, 1 peso. Ayan, year 2019. Common coin. Ayan, may visible damage po sa edge. So, common coin. 2004 with visible damage sa surface. Common coin. And lastly, ayan po. Year 2010, common coin. So, sadly, wala tayong nahanap na semi hard to find. As well as, ayan. Wala ding hard to find, mga lodi. So, sobrang dami nito. It's about 2,000 worth of coins. Ayan. So, talagang wala muna yung swerte ngayon, mga lodi. Okay. So, ang gagawin natin. Ayan. So, yung mga nakuha natin, mga lodi, ay ito yung mga kakailanganin natin para mabuo yung 7 frames natin na 1 peso series. So, una, meron na tayong kumpletong 2017. So, lilinisin lang po natin, ini-check, verify natin ulit yung mga edges po, if buo pa or may kind. So, most likely sa kagaya nito po, yung edge niya, ayan, nabura na po dito. So, din na natin to include. Okay, as much as possible po, buo yung surfaces, pati yung edges po. Nalaglag. So, since damaged na po yung isa, ayan, yung isa manipis na yung sa edge part. So, wala na po ito. So, sa 2017, meron na tayong, ayan, 245 2017. Then, sa 2015 naman, sobrang common po ng mga brilliant 2015. Pero pipili po tayo dito ng 7. Then yung isa is model coin po natin. Then sa 2013 naman, ayan, brilliant. Dalawa po meron tayo. Pero merong damage po dito sa edge. So probably ito na lang pala yung gagamitin natin. Isa, pero review po natin lahat. Okay, 2015. And this is 2017. Okay. 2013. Then 2011. 2009. So, puro brilliant po yung nahanap natin tonight. So, 2009, 2010, 2011, 2013. Okay, that's this is 2016 po. Ayan, meron po tayong tatlo. So, 16. Ayan. Then, isang 2015 yung may extra bakal dun sa uluhan ni Jose Rizal, mga lodi. Ayan. Di ko po alam if damage coin to. Pero, keep muna natin. And next up is, ayan, dito na lang po tayo. Ayan, meron tayong nahanap na 2019 low mint mark. I don't know if semi hard to find na po, pero still ito po ay kinokollect na po kasi isa tong variant ng 2019. Okay, isa pong die yata ito yung die 2. So, NGC 2019, low mint mark. Then, dalawang 2017 na 5 peso po. Pero, medyo madami pa po meron nito. Ayan, keep lang natin. Then, nag-keep na din po tayo ng isang. Ayan, gawin natin itong common coin lang po itong 2019
noon na goal. Pero as far as I know, kailangan po natin to sa series ng 5 peso. Okay? So as of now, yan po muna mga lodi. So kanina din, naganap din tayo ng ilang mga fine condition na mga 10 peso. We have 15, 13, then 12. So parang isang set lang po yung magagawa natin dito. And isang 2008. So that's all for tonight mga lodi. Ayan, maraming salamat guys sa walang sawang panonood at suporta sa YouTube channel natin as well as sa page. So sa mga balak po magbenta sa akin ng mga semi hard to find as well as hard to find coins, and most likely yung mga error coins po na double die at saka ay yung 90 to 180 degrees alignment rotation error po mga lodi. And so thank you everyone. So that's it for this video mga lodi. Sa susunod na video, sakali dumating na po yung mga binili nating mga commemorative coin, okay, from our first video. So just to have an input, so hindi pa po kompleto yung mga commemorative ko na 1 peso, and I'm looking for the best condition po na 1 peso commemorative coin. I know na circulated po yung iba, pero as much as possible yung mabili po natin is no visible damage, scratches sa surface, lalo na sa edges if merong mga yung tinatawag nilang parang scratch na malaki mga lodi, or sa Bisaya pa may pahak. So hopefully walang ganun mga lodi, kasi okay, just to clarify po sa lahat, madami po akong nabiling commemorative coin na 10 peso and 5 peso, pero lahat po ito, ayan, di ko po sinali sa set ko kasi individual eh. Okay, sa video po okay po siya, pero pag ginamitan ko na po nito, ayan, very visible na po yung mga damages. Okay, meron din pong permanent yung tawag dito, discoloration po, and sa surfaces talaga very particular po ako. Okay, so far yung na-accept ko po, so dito sa Lady Gulf Landing, ayan po, ito yung model coin, ito namin yung accepted po. So ito hindi gaano brilliant yung isa, pero wala po siyang visible damage. Ayan po, maliban dito sa dot sa gilid, pero tolerable po. Ayan. Okay, so far mga lodi, ayan, focus muna ako sa commemorative coin, and as well as kung meron kayong mga any old coins from year 1800 to 1945 po, and feel free to message me po via page. And maraming salamat ulit mga lodi, and sa mga lahat nakapag-deliver po sa akin, thank you very much sa trust po, and hopefully ayan, makontent ko po yung ibang mga nakapag-deliver ng coin sa atin. Thank you very much guys. Once again, this is JR4TV and you're watching JR4TV Official, and that's our YouTube channel name. Maraming salamat po. God bless and see you next time. God bless and see you next time mga lodi. Bye bye. Peace.